Hello guys, good morning. Kamusta na kayong lahat dyan? I love you all. God bless us all. This morning pala may i-share ulit ako sa inyo ha. At saka abangan nyo tong video ko hanggang sa matapos kasi may gawin akong pagluluto ngayon. Yung mga tips kung paano magluto ng simple way na pwede mong mapagkitaan, pwedeng gawing negosyo. At saka promise, easy lang siya. Just in 10 minutes, ay makapaggawa ka na ng yummy-yummy na pagkain. Guys, abangan ninyo. Totoo yan. Gawin ko yan mamaya. Kaya patapusin nyo tong video na to. Pero before ako magluto, magawa muna ako ng exercise at i-share ko sa inyo. Kaya guys, ito. Wait lang ha. Kaya magpunta ako sa stage ko. Hello! Guys, ito na yung exercise natin ngayon. Ito ay para sa ating fit at saka kung paano natin maiwasan yung magkaroon tayo ng varicose veins. Kaya ito guys yung gagawin natin kasi hindi natin minsan ma-avoid na for the whole day lagi tayong nakatayo. Kaya yan yung sanhi minsan nagpapagod tayo at saka magkaroon ng mga hindi magandang mga ugat-ugat yung ating mga legs. Yan, pangit tingnan kasi syempre lalo na pagka green at saka maitim yung mga malalaki na siya yung lumalabas na mga ano dito sa legs natin ng mga ugat-ugat kaya pangit tingnan. Kaya ito guys, may tips ako sa inyo, gawin natin ito araw-araw. Mali kung everyday natin to gawin, sure ako na yung great result. Yan, so guys, maganda sa pakiramdam pagka na lift natin ito kahit na ilang counts gusto mo, pero sa akin 20, okay, nasa sa kabila na naman, yan, counts tayo ng 20, sa kabila na naman, ito ihawakan natin dito, ha, para ma-fold mo siya mula sa tuhod, yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, ang sarap talaga. I-try ninyo. Kasi pagka ano, mawawala na siya yung sakit. At saka hindi siya, yung ugat ba hindi lalabas, hindi siya lalaki. At saka hindi siya mag-color green. Makaiwas tayo sa varicose veins. Yan sa... Tapos ito pa siya guys, number 2. Ito yung gawin mo para maka-stretching ka, mawawala yung mga pananakit ng yung legs at saka pati na rin sa buong katawan. Itong ginagawa ko everyday. Before ako mag-start ng aking work, ito yung ginagawa ko para at least ma-ano yung body ko, ma-condition ba. Yan, ganito lang siya guys. Ganyan yun. Yung maabot mo yung paa mo dito. 2, kahit 10 counts lang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, ang sarap. So, nice sa feeling pagka naka-stretch yung body natin. Kaya yan, guys, gawin natin para hindi tayo mag-varicose veins. Kasi pagka yung mga ugat-ugat natin ay nanlaki na, pangit tingnan talaga. Yan, guys. Tapos, may isa pa yan. Yung ituro ko sa inyo kung paano ay yung pagka nakahiga ka ba, i-lift up mo yung paa mo sa wall. Halimbawa dito, gahiga ako dito sa may sahig. Tapos i-lift up ko yung paa ko dito siya. Para bumalik yung dugo natin, dumaloy pabalik sa ating heart. Hindi siya mag-clog. Kaya yan yung sanhi ng varicose veins pagka nag-clog yung dugo natin. At saka hindi makabalik sa heart. Ginagawa ko. Nililift ko yung ano ko, yung paa ko dyan sa wall. Tapos mag-count ako ng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan siya, ang sarap kaya. Pwede mo ding habaan kung gusto mo kahit at least 15 minutes, ganun, hanggang sa makaya mo. Para masarap sa feeling, babalik yung ano, yung daloy ng dugo ay babalik doon sa heart mo, hindi siya mag-clog dyan sa yung feet mo. Kaya maganda yung feet mo, hindi siya magka-ugat-ugat. Yan lang siya. So yan guys, ang ma-share ko sa inyo ngayon. Sana i-try nyo rin para at least maganda yung mga legs natin, hindi tayo magkaroon ng varicose veins. Yan lang guys, simple lang yan, pero pag ginawa nyo, ay sure ako na maganda din ang magiging results para sa inyo. Kaya guys, abangan nyo yung next video ko. At saka ngayon ay, after this exercise ay, i-share ko sa inyo kung ano yung mga tips kung paano gumawa ng pwede nating mapagkitaan. Lalo na sa ganitong quarantine period. Na pwede nyong itry sa bahay, mga homemade na pwede nyong gawin na negosyo. Saka sure ako magugustuhan ninyo. Yan lang siya guys. So stay in. Soon, ipakita ko sa inyo. Bye-bye. Hello, good morning guys. Hello guys, good morning. Ito na ngayon yung ginagawa ni ate ninyo. Magluluto ako ng salted peanut. Yan. So ngayon na ilagay ko na sa kumukulong mantika dito sa wok yung mani. Ito siya ay 4 kilos. Ito siya. Tapos yung mantika ko ay isang ganito. Isa siyang isang bottle. Tapos mag-set ako ng time for cooking the salted peanut is only 10 minutes. Ayan siya guys, 10 minutes lang. Tapos, constant stirring siya at saka very, very high fire. Yan yung ginagawa ko dito. Kung paano magluto ng salted na yummy, yummy mani. Ito siya guys. Constant stirring siya kasi pagka hindi mo siya i-stir, ay magkaroon siya ng mga itim-itim, mga ano siya, masusunog. Kaya, ano lang, continue lang yung pag hahalo-halo. Yan siya. At saka pag nag-golden brown na siya mamaya, dyan mo makikita at saka mabango na siya. Yan, okay na yan siya. Mabilis lang naman, 10 minutes. Ingat-ingat lang konti kasi masyado mainit yung mantika ba. Yan siya. So, ito na siya. Malapit na siyang maluto. Medyo mabango-bango na siya yung naaamoy ko na. Tapos yung color ay malapit na siya mag-golden brown. Kasi kanina ay medyo maputi siya. Tingnan, ngayon ay medyo brown-brown na siya. Pagka gold na siya mamaya, sure, luto na yan siya. Kaya constant stir lang para hindi siya masunog. At saka, ang technique dyan para siya malutong ay very high fire. At saka, haluin ng mabuti para ano siya. Lahat ay luto siya lahat. Saka malutong. Yan. Ganyan lang kadali kung paano tayo mag ano, gawa ng salted na mani. Mabilis lang siya. So easy. Yan. Mmm. Smells so good. Taste even better. Taste so nice and so yummy. Itong mani pala ay good for the health.
yung kanyang ano ay nabilong siya sa mga nuts. Saka syempre pag nuts ay source siya ng omega 3, yung fatty acids, good for the brain, good for the heart also. At saka maganda din may ano, may minerals na para sa skin natin na hindi tayo mabilis mag-aging. Anti-aging din siya ang mani. Good for the skin para magkaroon ka ng ano, younger looking skin. Saka good for the heart siya kasi may omega 3 siya. Saka sa brain din, that is good for the brain siya kasi kahit nga mula noon, diba, sabi nila mani-mani lang yan. Kasi pagka may exam, kain ka ng mani, nakakatulong sa memory pagka nag-ano ka, nag-memorize ba. Tested and proven ko ito mula pa noon nung ako'y bata pa. Pagka may test kami sa school, kain ka ng mani, mabilis kang, mabilis mo ma-absorb kung ano yung inaaral mo, yung nire-review mo ay mabilis mong ma-absorb. Hindi mo basta-basta makalimutan. Ang bilis yung memory mo talaga. Ganyan kabisa yung power ng mani. Ayan. Mainit. Mainit nga lang. Tapos pagkatapos nito ay lagyan ng ano ingredients, kung gusto mo ay lagyan mo ng ano pepper, gusto mong medyo maano siya, ma-hot yung chili, tapos yung asin, lagyan ng dinikdik na asin para salted siya, yan mas magana, mas ma-yummy pa siya. Yan yung gagawin ko mamaya, may ilalagay ako para more yummy yung flavor niya. Yan. Maganda siya pagka ano na siya, malutong. Masarap. Yan ang may yummy mani. Malapit na siya maluto, i-lower mong fire pagka nakikita mong golden brown na siya. Tapos i-testing mo muna bago mo i-put off yung apoy, ay i-testing mo muna kung ano na siya, kung okay na siya. So, tingnan ko yung alarm ko. Lang ano na siya. Ayan, 45, 43 seconds na lang. So, tikman ko muna kung okay na siya. Magkuha ako ng konti. Saka medyo pa ano natin. Palamigin muna kasi sobrang init. Saka matikman siya. Smells nice. Ang bango na siya, oh. Tsaka ang lalaki ng kanyang butil. Wow. So, sa mahilig sa mani, ganito lang gawin nyo, guys. Ganito lang kasimple magluto. Ayan. 10 minutes is over. So, put off the fire. Put off the... Ayan, ang aking yummy salted mani. So, pagkatapos nito ay matikman ko pag okay na siya. Matikman nga. So, ito na siya, guys. Nilagay ko na siya sa strainer para ano, ma-drain siya ng kanyang oil. Tapos, lagyan natin siya ng salt. Itong salt ay fine salt na to siya. Bali, pinong-pino na siya. Yan. Ihalo natin yung salt. Yan na yung mani natin. Bango na siya. Tapos, haluan natin ng garlic. Ito siya, garlic. Haluan natin ng garlic para mabango siya. Yan siya, garlic. Ayan. Yan ang ihahalo natin para mas magana.
Ayan, pag okay na siya, na-drain na yung oil dyan. Diba, na-drain na siya. So, i-transfer ko na siya sa another na container para palamigin siya. Yan, ito, pag na-transfer ko na siya dito, yan, nilalagyan ko ng paper. Ng kitchen paper para more na ma-absorb yung oil. Kasi ayaw ko na masyadong oily. Kaya ilagay ko na ito siya dito para palamigin bago ko siya ibalot. Yan siya, guys. Ganyan kasimple kung paano magluto ng yummy mani. Ganyan lang. Pwede din na ano mo siya sa plastic or sa container jar. Medyo 1 week, matagal-tagal. So, ito na siya. I-transfer ko na siya dito. Ayan. I-transfer ko na siya dito. Wait na lang kung diit palamigin ko siya. Ayan na yung aking yummy mani. Ayan na siya, guys. Ayan na. So, smells so good. Ayan. My yummy mani. See? Simple lang. Bilis lang lutuin. Diba? Pwede niyong itry. Ito na siya. Mabango. Yummy, yummy. Mainit lang. Mamaya-maya ay hindi na siya mainit. Pwede na siya transfer. Yan, malutong. Ang sarap kasi may ano siya, may flavoring. May garlic siya at saka salt. Pwede din pagka ano, gusto niyo ihalo niyo yung sugar, yung brown sugar, mas okay pa. Gusto ko rin yan. Alam ko lang kung paano gumawa niyan. Kaya kung gusto niyo malaman at di nyo kabisado, pwede kayo magtanong sa akin kung paano talaga yung sa may sugar naman. Sige guys, ha? Salamat sa panood ninyo. Thank you. Bye bye.